sa mga empleyado tulad ng mga waiter o waitress, ang isa sa pinakamahirap na trabaho ay ang pakitunguhan ang mga customer na masungit at mainitin ang ulo. Madalas ay nakakaranas rin silang insultuhin ng ibang customer. Ngunit sa kabila noon ay pinipilit na lamang nilang ngumiti at pagsilbihan ang mga ito na para bang hindi sila naaapektuhan. Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang karanasan ng isang babae na siguradong kapupulutan ninyo ng aral. Kaya naman, samahan nyo ako hanggang sa dulo ng videong ito. Si Malina Salazar ay naninirahan sa Brownsville, Texas. Tulad ng iba, ay simple at maayos ang kanyang pamumuhay. Halos 2 dekada na rin siyang nagtatrabaho bilang isang waitress sa Luby's Restaurant na matatagpuan rin sa Texas. Dahil sa tagal niya nang nagtatrabaho rito ay libo-libong tao na ang kanyang nakasalamuha. Natutunan niya na rin kung paano pakitunguhan ang iba't ibang klase ng customer. Mula sa mababait at laging nakangiti hanggang sa mga customer na hindi maipintang mukha, masungit at mainitin ang ulo. Minsan ay naiinis din siya sa customer ngunit dahil yon ang kanyang trabaho kaya hindi na lamang siya nagpapaapekto. Lagi pa rin itong nakangiti at maayos na pinapakitunguhan ang bawat isa sa kanila. Subalit minsan ay may mga customer talagang mahirap pakisamahan, tulad na lamang ng 89 na taong gulang na lalaking ito. Siya ay si Walter Swords o mas kilala sa tawag na Buck, isang veteranong sundalo noong 20th pandaigdig. Regular siyang kumakain sa nasabing restoran, ngunit sa kabila noon ay hindi masaya ang mga empleyado tuwing makikita ang matandang lalaki na paparating upang kumain. Sa katunayan, halos lahat ng waitress ay ayaw lumapit sa kanya dahil sa tagday niyang kasungitan. Mainitin rin ang ulo nito kaya madalas ay nasisigawan at napapahiya ang waitress na nagtangkang lumapit sa kanya upang siya ipagsilbihan. Sa pagkakataong ito ay malinaw sa mga waitress na ayaw sa kanila ng matandang customer. At ganon rin naman ang matanda. Alam niya na ayaw sa kanya ng mga empleyado roon. Subalit may isang tao na bumago sa lahat ng ito. At yun nga ay walang iba kung hindi si Melina. Alam ni Melina ang ugali ng matanda, ngunit sa kabila noon ay hindi niya magawang pabayaan ito. Para sa kanya, ang customer ay customer anuman ang ugali nito. Mula nga noon ay si Melina ang kaisa-isang waitress na nagsisilbi sa matanda tuwing darating ito. Ginagawa niya ito sa loob ng 7 taon. Sa loob ng panahong iyon ay ginawa ni Melina ang lahat ng kanyang magagawa upang magampanan ang kanyang trabaho. Binibigay niya rin ang mga bagay na kailangan ng matanda, maging ang mga request nito sa kanyang pagkain. Gusto kasi nito na mainit ang ihahain sa kanya. Subalit, madalas pa rin itong magreklamo na para bang hindi ito nakokontento. Matapos niyang pagsilbihan ng matanda sa loob ng maraming taon ay nasanay na si Melina sa ugali niya. Baliwala sa kanya kahit ano ang sabihin nito. Ngumingiti na lamang siya kapag may mga sinasabi itong hindi magagandang salita tungkol sa pagkain at serbisyo ng nasabing restaurant. Pero sa kabila ng ugali ng matanda ay unti-unti ring napalapit ang loob nila sa isa't isa. Doon ay nagsimulang umusbong ang kanilang pagkakaibigan. Ang matanda ay ngumingiti at nagkukwento na rin ang kanyang mga karanasan kay Melina. Tulad na lamang ng naging parte pala siya ng USS Lexington o World War II at marami pang iba. Dito ay nakita ng waitress ang mabait na pagkatao ng matanda na marahil ay hindi alam ng karamihan. Tuwing kakain ito ay lagi silang nagkukwentuhan. Para kay Melina ay kasama na sa kanyang trabaho ang pagsilbihan ng matanda. Bukod kasi sa pagiging regular na customer ay naging kaibigan niya na rin ito. Subalit noong buwan ng Hulyo taong 2007 ay bigla na lamang nagtaka si Melina dahil hindi na pumupunta ang matanda sa restaurant para kumain o magkape. Sa mga nakalipas na taon ay nasanay na siyang nakikita ito palagi kaya para bang may kulang sa kanyang trabaho noong bigla na lamang itong nawala. Sa paglipas pa ng mga araw ay nakaramdam si Melina ng pag-alala sa matandang customer. Iniisip niya kung nasaan at ano ang ginagawa nito. Hindi niya maiwasang mag-alala sa kalagayan nito, naging malapit na rin kasi ang loob nila sa isa't isa. Bukod pa rito ay alam niya na wala na itong kamag-anak na pwedeng tumingin sa kanya kaya sumagi rin sa isipan ng babae na baka may nangyaring masama dito. Isang araw habang nagbabasa ng dyaryo si Melina ay nalaman niya ang mga kasagutan sa mga katanungang tumatakbo sa kanyang isipan. Dahil nakita niya ang pangalan ni Buck sa listahan ng mga taong sumakabilang buhay na. Pumanaw na pala ito ng July 15, 2007, bandang 2:00 PM.
3 araw bago ang kanyang 90th kaarawan. Kahit lagi itong galit sa kanya at sa ibang empleyado ng restaurant ay hindi maiwasan ni Melina na makaramdam ng lungkot dahil sa pagkawala ng matanda. Pero sa kabila ng kanyang kalungkutan dahil sa balitang kanyang nabasa ay pumasok pa rin ito sa kanyang trabaho. Nakangiti pa rin itong humarap sa mga customer. Ayon sa kanya ay sinasweldohan siya upang gawin ang kanyang trabaho. Isa pa ay may mga kailangan siyang bayaran kaya naman ganito ang ginagawa niya sa mga sumunod na buwan. Hanggang dumating ang isang bisita na hindi niya inaasahang magpapabago pala sa buhay niya. Isang araw habang abala siya sa kanyang trabaho ay mayroong bisita na dumating upang siya ay kausapin at napag-alaman niya na ang taong ito ay isa palang abogado. Agad naman siyang napaisip kung bakit siya hinahanap ng taong ito. Isa pa ay hindi niya ito kilala, ni minsan ay hindi niya pa ito nakita. Pero agad niya itong pinagsilbihan at binigyan ng pagkain. At sinabi nga ng taong ito kay Melina ang isang bagay na hindi niya lubos akalain na maaari palang mangyari. Ayon sa abogado, ang kanyang pangalan ang tanging nakasulat sa kung sino ang makakatanggap ng kayamanang iniwan ng matanda. May iniwan rin daw itong sulat. Nakasaad rito na si Melina raw ang kaisa-isang tao na naging mabuti sa matanda sa buong buhay nito. Lagi rin daw itong pumupunta sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho para lang makita ang mukha ng masayahing waitress. Hindi makapaniwala si Melina sa kanyang narinig. Makikita sa kanyang mga mata ang kasiyahan pero ayon sa kanya ay hindi niya inakala na natutuwa pala sa kanya ang matanda sa tuwing bibisita ito sa restaurant. Dahil palagi itong galit at panay ang reklamo sa kanyang pagkain at maging sa serbisyo ng mga empleyado. Ito raw ang paraan ng pagpapasalamat ng matanda dahil pinagtiyagaan siyang pagsilbihan ni Melina. Samantalang ang ibang waitress ay ayaw na ayaw sa kanya. Kaya naman, ipinamanan niya rito ang kanyang ari-arian dahil sa naging kabutihan nito. Ito raw ang kanyang tip sa waitress sa loob ng maraming taon. Halos maiyak si Melina dahil sa kasiyahan na kanyang nararamdaman. Maya-maya ay sinabi ng abogado kung magkano ang tip na iniwan sa kanya ng matanda. Ayon sa kanya ay nagkakahalaga ito ng $50,000 o kung sa pera natin ay katumbas ito ng 2,400,000 pesos. Maging ang sasakyan nito ay ipinamanan niya rin kay Melina. Lalong nagulat ang babae. Hindi siya makapaniwala na gagawin ito ng matanda. Hindi niya lubos maisip na ganoon ang magiging kapalit nito. Noong mga panahon na yon ay buwan na ng Disyembre. Ayon kay Melina ay napakaagang regalo nito sa kanya. Napakasaya dahil bukod sa pera at sasakyan na ipinamana ng matanda, ang mas ikinasasaya niya ay ang malaman na sa kabila ng kasungitan nito ay natutuwa pala ito sa kanyang ginawa. Masaya siya dahil nakita ng matanda ang kanyang kabaitan kahit pa sa mga huling araw ng buhay nito. Sinabi ni Melina sa isang interview na ang lahat ng ating paghihirap ay siguradong masusuklian pagdating ng tamang panahon. Nauunawaan niya rin na sa kabila ng hindi magandang pag-uugali ng matanda ay kailangan pala nito ng pagmamahal at atensyon tulad ng iba. Para sa kanya ay marami pang tulad ni Walter Sword sa mundong ito. Akala mo ay masungit at masama ang ugali, pero ang totoo ay naghahanap lamang ito ng pagkalinga na marahil ay hindi niya naranasan. Sa kwentong ito ay masasabi kong huwag natin husgahan ang ating kapwa base lamang sa ipinapakita nito. Minsan, yung inaakala nating masungit ay siya palang mabait, samantalang ang tao na akala mong mabait ay yun pala ang puno ng inggit at galit. Kaya naman, maging mabuti tayo sa mga taong ating nakakasalamuha dahil hindi natin hawak ang kapalaran. Malay mo, yung taong sinusungitan mo ay siya palang makakatulong sayo.
Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.